gagawin natin ngayon ay tayo ay magri-repot nitong aking mga picos nana na inalagaan ko ng matagal from seed. Ililipat ngayon natin ito para gumanda na. Ilipat natin dito sa ating paso na sarili naming gawa. Mga kabonsai, pag ako'y nagri-repot, linalagyan ko siya ng chicken wire para yung tubig ay dire-diretso at hindi na i-stack sa paso. Yan, lalagyan natin ng ganito, chicken wire. Yan, itong paso na ito ay 30 cm at 40 cm ang laki. Yan. At itong taas niya ay 9 cm. Yan, ang ginagamit ko nga pala mga kabonsai sa aking pagpapatubo ay itong buhalaw na sinunog at saka hindi sinunog na buhalaw. Hinahaluan ko siya ng buhangin para mas mabilis tumubo yung ating mga bonsai. Yan, nalagyan na natin ngayon dito sa ating paso itong ating hinalo na garden oil. Oh, ito may mga ugat na mga kabonsai, oh. Ayan. Kaya pwede na siyang ilipat. Tingnan natin yung mataas. Kailangan yung mataas ay nasa gitna. Kaya lang gagawin natin dito ay forest type. Yung naunang ginawa ko na napikos na natin. Yan, medyo matagal-tagal na rin to. From 16 ito mga kabonsai. Ayan na oh. Yan. Nagaantay na lang mo ito ng konti pang panahon para ito ay ating ma-wiring para lalo po siyang gumanda. O, abangan nyo na lang yung mga susunod doon naming video. Huwag kalimutang mag-like, mag-share, comment, and subscribe para lagi po kayong updated sa mga susunod pa po naming video. Kay GP Buntan TV na isa rin sa mga sumusuporta sa amin. Huwag nyo rin pong kakalimutang mag-like, share, and mag-subscribe sa kanyang YouTube channel. GP Buntan TV ilalagay po namin sa description. Diyos mabalos po sa Indogabos. Marami pong salamat.